Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Orles De Los Santos at narito kami upang magatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Sa flag raising ceremony ngayong 27 ng Marso, nakiisa ang lungsod ng Taguig sa pangunguna ng City Veterinarian Office sa pagdiriwang ng Rabies Awareness Month na may temang rabies-free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Bilang isang caring city, prioridad ng City of Taguig sa pumumuno ni Mayor Lani Cayetano ang kaligtasan hindi lamang ng mga Tagigenyo kundi pati na rin ang mga alaga nilang hayop. Ibinihagi ni City Veterinarian Dr. Alessi Siblag na patuloy ang Taguig sa pagpapalawig ng Rabies Control Program. Simula July 2022 hanggang February ngayong taon, mayroon ng 49,076 na aso't pusa ang rehistrado at bakunado ng anti-rabies. 3,442 naman ang spayed o neutered o mga nakapon na. 1,372 ang sumailalim sa deworming, 291 ng mga alagang hayop ang nakapagpa-check up na, 2,159 naman na stray animals ang na-rescue, 11 ang nasagip mula sa kaso ng emergency, 13 pets naman ang mayroon ng bagong may-ari sa ilalim ng Pet Adoption Services, 19 na animal life na exotic at wildlife ang nailigtas, 271 ang nakatanggap ng veterinary health certificate. 23 ng mga ibon naman ang nabakunahan laban sa Newcastle disease at 743 na establishmento ang dumaan sa meat inspection. Sa darating na March 30 ay gaganapin ang Pet Summit sa Taguig City Auditorium kung saan magkakaroon ng libreng deworming, anti-rabies vaccination, vitamin shots, pet consultation, pagkakapon at iba pang serbisyong medikal para sa mga alagang hayop. Naghandog ng nakakaaliw na pagtatanghal ang mga alagang hayop na sina Daniel, isang canine at Shadow, isang labrador. Si Daniel ay itinanghal na champion sa ginanap na Pet Got Talent noong nakaraang taon. Taong 2019 naman nang makamit ni Shadow ang second place sa E-Talented Golden Ager Dog. Bilang bahagi ng Women's Month Celebration, inilunsad ng lungsod ng Taguig sa pangunguna ni Mayor Lani Cayetano ang Women's Health and Wellness Summit ngayong 27 ng Marso sa Lecture Hall, Barangay Lower Bicutan. Nasa 300 kababaihan edad 19 hanggang 49 ang nagtipon upang palawakin ang kanilang kaalaman at makatanggap ng dekalidad na serbisyo. Sa gawain na pinangunahan ng Maternal, Neonatal and Child Health and Nutrition ng City Health Office, tinalakay ang ilang paksa tulad ng Magna Carta for Women, PhilHealth Benefits for Women, Sexually Transmitted Disease or HIV at Family Planning. Napag-usapan din ang women's and children's right, kabilang ang pagproseso at pag-file ng kasong karahasan sa kababaihan, ang breast self-examination, at paggawa ng chocolate pulveron at marami pang iba. Nakatanggap ang mga nakibahagi sa summit ng bag na naglalaman ng chocolate pulveron ingredients para kanilang masubukan at masanay ang kanilang natutunan sa cooking demo at mga hygiene kits na naglalaman ng mga produktong magagamit sa paglilinis ng kanilang katawan. Mayroong ding mga libreng serbisyo tulad ng massage at haircut, dental services, screening para sa HIV, hepatitis B, breast cancer at cervical cancer, COVID-19 vaccination at random blood sugar at cholesterol testing. Naglagay din ng mga information booth na nakatuon sa nutrition, PhilHealth, lifestyle-related diseases at family planning. Ang summit na ito ay dinaluhan ni na Committee Chair on Women, Children and Family Affairs, Konsehal Maris Balina Eron, Committee Chair on Health, Konsehal Rodel Tekboy Marcelino, City Health Officer Dr. Norena Usano, Chief of Women and Children Protection Unit Police Captain Josephine Basig, City Social Welfare and Development o CSWDO Social Worker Women on Focal Ms. Charlotte Gossim at PhilHealth Representative Ms. Maria Cyril Villarin. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa ating lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpa-booster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na ring magpa-booster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first and second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng Tagigenyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, trace QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong mga screen ang schedule.
Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page, sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli, ako po si Arles de los Santos at ito ang Taguig City Daily Report.